1.2 million pesos. Saang kamay ba ng Diyos makukuha yan ngayon? Ang construction worker na si Jack na kumikita lang ng 250 pesos kada araw, naka-jackpot nito. Tumataginting na 1.2 million pesos. Paano nangyari na ang isang construction worker katulad niya naging instant milyonaryo? Manood para matuto. Laki sa hirap ang tubong Basay Samar na si Jack. Kalimitang sa pangingisda lang daw sila kumukuha ng makakain. Lahat daw silang limang magkakapatid, hindi nakapag-aral. Ang trabaho ng tatay ko ay nagpapalay. Ang nanay ko naman ay naglalabanya. Nung nag-aaral pa lang ako sa elementary, gusto ko nang makaahon sa kahirapan. Pero ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Jack, dumating taong 2013 nung sinalanta sila ng super bagyong Yolanda. Ang kanilang bahay na wipe out. Pero ang super bagyong sumira ng kanilang buhay at bahay, siya rin palang instrumento para si Jack magkatrabaho. Sa pagbangon kasi ng Samar, kaliwat kanan ang housing projects. Kaya ang dating mangingisda na si Jack naging construction worker. Nakita ko pong may nagtatrabaho, sabi ko, pwede po ba kong pumasok dyan? Sabi nila, oo naman, naghahanap kami ng tao eh. Tinanong po ako kung ano yung gusto ko, sabi ko, labor lang po. Naghahalo po ako ng semento. Pag may nagdi-deliver ng semento, 500 bucks. Ako lang po yung nagbubuhat. 250 pesos ang kinikita niya noon kada araw. Alam niya na kahit ilang taon pa siyang pumala ng lupa, hindi siya magiging milyonaryo. Kaya ang swerte, idinaan niya sa pakikipagsapalaran para sa kanyang sariling pamilya. Matagal na raw libangan sa probinsya ni Nadja ang pagtaya sa illegal na 645. May legal itong version na tinatayaan sa mga lotto outlet. Pero dahil wala nito, kinadya, tatlong numero lang ang kailangang tamaan mula 1 to 45. Kapag binola ito at nabunot ang iyong numero, jackpot na! Nakita ko kung may tumaya. Tumaya po ako ng mega jackpot. Yun pong 645. Ayun, tumaya po ako araw-araw, 50. Pag may gusto po akong numero, tinatayaan ko po. Sinimulan daw ni Jack ang araw-araw na pagtaya ng 50 pesos kung saan pwede siyang manalo ng 15,000 pesos. At sa loob lang daw ng tatlong linggo, tumama siya 15,000 pesos. Tuwang-tuwa po ako noon eh kasi yung 50 pesos ko naging 15,000 pesos. Doon po ako nainganyo, syempre, nanalo na po ako noon eh. Dahil ramdam daw ni Jack na tila umaayon sa kanyang swerte, ang 50 pesos niyang taya, ginawa niyang 100 pesos. Tsaka yung sahod ko naapektuhan sa pagtaya. Samantala, nung bisperas ng kanyang birthday, muli siyang tumaya. Una, 1,000 pesos para sa inaasahan niya 300,000 pesos na panalo. Dinagdagan niya ito, ginawang 1,500 pesos para sa 450,000 pesos na premyo. Hanggang itinodo na niya, tumaya muli ng isa pang 1,500 pesos. At dumating po yung gabi na parang feel ko po na swerte ko. Sa sobrang kursyonada ko po, tinatayaan ko po yung iba't ibang uri ng mga grupo ng numero. At sa gabi ring yun, tila na paaga ang kanyang birthday gift dahil ang tatlo niyang tinayaan, lahat panalo para sa premyong suma total 1.2 million pesos. Jackpot ang ating construction worker, naging instant millionaire. Nabigla na lang po ako nung nakita ko yung result. Sobrang saya ko po, hindi ko akalain na magiging milyonaryo na ako. Lahat ng hirap na dinanas ko, nabawi ko rin. Mabibigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Hindi na po kami mag-uulam ng asin. Dati po kasi naaalala ko pa, naubusan po kami ng pambili ng ulam. Nagtitiis lang kami sa patis at asin. Hanggang sa nasanay na po kami. Sa isang araw, isang beses lang po kaming nakakakain. Naaawa na nga lang po ako sa anak ko. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Nagbago na po talaga yung buhay ko. Sa sobrang hirap po namin dati, hindi po ako naiiyak humingi ng mga lumang tsinelas sa kapitbahay para ayusin at gamitin namin. Pero ngayon po, hindi na po ako magsusuot ng tsinelas na mumurahin. Tulad ng mga tig 100 na tsinelas. Dati, tinitiis ko talaga yan. Pero ngayon, parang hindi nakakayanin ng aking mga paa. Parang pagsuot ko yung mga mumurahing tsinelas, parang nangangati yung mga paa ko.
Dati po, pag nakabili po kami ng sardinas, tuwang-tuwa na po kami kasi nga medyo namamahalan kami sa sardinas dati. Ngayon po, di na kami kumakain ng sardinas. Pero bumibili pa rin po kami. Pero hindi na po kami ang kakain. Yung mga aso't pusa na lang po namin. There's one time po, bumili po ako ulit ng sardinas para matry ko ulit kainin. Pero I can't believe na nasuka talaga ako. Grabe, nandiri po talaga ako nung kinain ko yung sardinas. At doon na po, sumumpa na po ako na never na po talaga akong kakain ng sardinas. Naaalala ko po dati nung kami hirap na hirap pa sa buhay. Na-experience ko pong mamasada gamit ang tricycle. May nangyari pong hindi inaasahan. Nakabunggo po ako ng bata dahil naglalaro po sa gilid ng kalsada. Ayun, nakabayad kami dahil yung bata na-injured sa binte. Lahat ng naipon ko po, nabayad ko sa pagpapagamot ng bata. Lahat ng pinaghirapan ko, nabayad ko sa ospital. Pampaayos pa naman sana yun sa bahay namin. But now po, sa yaman kong to, kahit bumili pa ako ng bagong car para sagasaan yung mga 20 na mga bata na naglalaro sa kalsada, okay lang kasi may pambayad naman ako eh. No problem for me na because I'm rich na eh. Dati po, pag Pasko, naaalala ko, walang nagkakaruling sa bahay namin. Kasi nga, di maganda. Siguro, ang nasa isip ng mga bata, nagkakaruling. Walang pera yung mga nakatira dyan. Pero ngayong parating na ang Pasko, tatawagin ko lahat ng mga dadaan sa amin na magkakaruling. Siyempre, ihahanda ko mga papasko sa kanila. Kung sa ibang bahay, 5 pesos lang ang bigayan. Pero pag dito na sila nangangaruling sa amin, 100 pesos per words of the song. Imagine mo, ganun kalaki yung makukuha nilang pera. Nung isang araw, naubusan kami ng gasol or LPG. Maulan po yun at parang naaawa ko sa kasambahay namin na palabasin siya dahil sobrang lakas ng ulan. Para lang bumili ng bagong tangke ng LPG. Medyo na-miss ko po yung magluto na lang gamit ang panggatong kahoy. Ginawa po namin. So, ready na po ang lahat. Pero hindi sinabi ng misis ko na basa din pala yung kahoy. Nagpanik po sila pero sabi ko sa kanila, huwag naman kayong masyadong mataranta. Kumuha po ako ng tigpa 500 pesos. At yun po yung ginawa namin panggatong. Pero in fairness, ang lakas magbigay ng apoy pag pera yung ginagamit mo na panggatong. Dati po, may alaga po akong pusa. Naawa po kasi ako kasi isa na nga lang po siya. Di pa namin mapakain ng maayos. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, lahat ng mamahaling feeds, binibigay ko na sa kanya. Hindi lang pagkain yung nabigay ko sa kanya. Nagastusan ko pa siya ng sobra-sobra. Meron na po siyang sariling doktor kasi takot po ako na baka magkasakit siya. Meron po siyang psychologist. Meron din po siyang nutritionist para sakto lang yung diet niya. Dati po, pangarap ko talagang makasakay ng taxi kasi po, ang garang tingnan. So, simula nung yumaman po ako, ang pagsakay ng taxi yung una ko pa talagang trinay. Pagkapasok ko po sa taxi, tinanong po ako ng driver, "Saan po tayo, sir?" Ang sagot ko po sa kanya, "Kung saan aabot ang gasolina mo, bala ko kasing sirain ang gauge niya." Marami po akong namimiss na bagay noong ako'y mahirap pa. Like yung experience na tumatagap ka ng sukle. Kasi nung mayaman na ako, lagi na lang, keep the change. Like nung mahirap pa ako, nanonood lang ako ng balita sa TV. Kasi po ngayon, mayaman na ako pag nanonood ako ng balita sa cinemas na talaga. Namiss ko na din po yung magtambay sa labas kasama yung mga kaibigan ko. Kasi ngayon, sa CR na lang po ako nagtatambay. Tapos tinanong naman nila ako kung bakit ako sa CR nagtatambay. Sabi ko, kasalanan ko bang may garden yung CR namin? Noong unang pagpasok ko po sa mall, parang na-shock po ako. Yung parang na-ignorante po ako. Tinanong ko nga yung mga kasama ko, sabi ko sa kanila, kaninong bahay to? Sabi nila, hindi bahay to, mall to. Na-shock ako kasi mall pala. Akala ko bahay kasi identical at parang medyo magkaparehas ng laki nung bahay namin. May nabili din po akong painting na sobrang mahal. Mga mayayaman lang po ang makakabili nito. Kumbaga kami lang ang makaka-afford. Ito po.